guys, welcome back to my channel. So ngayon siguro guys, gawin natin mag-vlog rin tayo kahit na madilim, no? Kahit gabi. Kasi sayang yung pagkataon na pwede pa natin mapakita sa inyo, no? Kung ano yung makita natin dito sa paligid. No, habang kami naglalakad, sayang yung pagkataon na hindi natin mag-vlog dito. So ipakita ko sa inyo kung ano yung pangyayari dito sa paligid pag ganitong oras, no, ng gabi. So ganyan, ipakita natin sa inyo kung ano yung mga pwede nating makita dito. At saka siguro ngayon mga 10 o'clock na, no, ng gabi. So i-vlog natin mga ka-ranger. Sayang to yung pagkataon na at least kung sakaling makita nyo yung nangyayari sa ganitong oras dito, kung lalo na kung taga Europe ka na gusto mong pumunta dito sa ganitong bansa ng Spain, no? Lalo na dito sa Barcelona. Kaya dito mo makita yung mga nangyayari sa ganitong oras. So maraming naglaro dito ng skate board, no? Nagtitrick sila dito. So ayan yung mga libangan ng mga teenager dito, no? Na maglaro ng skateboard. So nung nakaraan naka-vlog rin ako tayo dito, pero mas maganda na yung makuha natin ulit. At least kung sakaling nagka-problema yung ating video, so mayroon pa tayong backup, no? At least mapakita natin sa inyo kung ano yung mga nangyayari dito. Sayang kasi yung hindi ko i-vlog to na pagkataon na makikita nyo yung nasa paligid, lalo na yung gustong magbisita dito na lugar, no? Sa Barcelona, dito sa Spain. Ayan, mga pulis nila. Ayan, mga pulis nila. Ayan. So yun, marami po rin tao dito na side, kumiinom, kumakain. Diba? Sayang yung pagkataon na hindi natin makakuran dito ng ng vlog, no? Ayan. So dito na part, medyo madilim dito. Ayan, medyo madilim dito na part. Pero sa kabila, medyo maliwanag. Dito madilim. Ayan, medyo ingat lang kasi hindi natin alam yung mga nasa paligid dito. Baka may mga snatcher, no? Pero marami naman kami. Medyo alanganin naman sila yan. Mahirap lang man siguro kung mag-isa ka lang. At saka parang napansin ko walang masyadong example nag-snatch tapos tumakbo. Parang wala pa naman akong may nakita dito. Hindi katulad talaga sa Pilipinas na talagang hold up ka talaga. O kaya hintuan ka ng motor para hold up in. O kaya pan ka talaga, dukutin ka, o kaya pagtulungan ka ng mga grupo, no? Dito so far okay naman. Kasi sa totoo lang guys, bago rin kami nagpunta dito, may mga narinig rin ako mga dito na galing, mga kasama namin, mga kaibigan, mga kababayan natin ng mga Pilipino na nakapunta rin dito dati o nakaraan, na sabi nila mag-ingat dito, lalo na yung mga puti, yung mga kasama namin ng mga British, kahit sa mga YouTube, no? Pero actually galing naman tayo ng Pilipinas, lalo na sa Manila, naka-stay rin ako sa Manila. Siyempre mas iba yung ating mga yung pag-iisip na
mas kwan rin tayo, no? Mas aware rin tayo sa mga ganyan. At saka yung mga galaw nila, kaya mga galawan nila, malalaman na natin yun. Konting galaw na ng isang tao, madali natin matrace, no? Kung ano yung mga balak niya. Siyempre galing tayo ng Pilipinas, galing tayo ng Maynila. Tumira din ako sa Maynila. Siyempre kung sa mga Maynila to, malayo ka pala, nakita ka na eh. Mas patahin ka na ng mga hold upper, no? O kaya mga masamang mga taong may balak na ikwanin ka. Gawa ng masamang bagay, no? Lalo na yung mga gamit ka na pwede nilang makuha sa'yo. So far yung wallet ko nandito lang sa likod, oh, ng aking pantalon. Pero may ano yun, may botones yun. May botones yun. Lalo na sa mga train, yung mga siksikan. Tinitingnan rin natin yung mga ano, o kaya nakiramdam rin tayo sa mga paligid o kaya sa likod natin. Kaya double ano lang, dubling ingat lang. Ayan, yung mabilis na mga motor. Yung mahirap lang naman dito, yung dyan ka sa tabi dadaan, baka masagi ka talaga ng ng motor o kaya mga bisikleta o kaya mga scooter na mga electric, no? Mabilis talaga silang magtumakbo. Mabilis na mga motor nilang tumakbo dito. Dito mismo sa loob ng city, no? Mabilis nilang tumakbo. May mga napapansin rin tayo dito na umiikot rin ng mga ano, ng mga pulis. Kaya ano, ito. Hello, how are you? Ayaw niyang sa camera. Kasi minsan, no, mga taong ayaw sa camera. Yun ang mga taong may mga minsan na may tinatago din, no? Baka may ginagawang kalokohan o kaya mga bagay na hindi natin alam may nagtatago. So nang kinunan ko ng camera, umalis. Dapat nga alam yun na nagbibideo tayo. Mas kakaway siya para at least makita siya sa camera, lalo na yung kanilang pwesto. Pero hindi natin alam, may mga ano yan, may mga rason yan, o kaya may mga ano yan, may mga ibig sabihin niya na hindi natin alam. Minsan gusto rin siguro nila may mga privacy, na ayaw rin nila na may post sa camera o kaya sa public, o ban sila, ilagay sila sa social media. So kung isipin medyo dito na part, maliwanag kasi may mga ilaw dito. May mga part na maliwanag, may mga part na hindi rin, no? So kagaling kami sa ano, sa kinaina namin sa anong restaurant yan, Japanese restaurant. So kasi tayo may celebrate ng birthday. So wala doon. Tapos habang lumalakad kami, sabi ko, kuha na lang ako ng video siguro, para sayang naman habang naglalakad kami, sabi ko sayang yung pagkataon na hindi natin makunan yung mga lugar na hindi pa natin napuntaan, lalo na sa mga, sabi ko na, sa mga taong gustong mamasyal dito. Saka may idea kung ano yung pwedeng makikita dito sa lugar na to, lalo na sa ganitong oras, no? So isipin mo ang 10:30, no? Kung isipin yung oras na to, marami pa rin taong lumalakad. May mga convenience store na 24 hours. Ayun. Pwedeng kang bumili kahit anong oras. Kasi naghahit tayo minsan para sa makasama sila sa ating vlog. Maghahit tayo sa mga iba. Ayun. Inuman sa tabi-tabi, no?
Pero napapansin ko dito mga ka-ranger, pag nag-book ka ng hotel, napakahirap hanapin yung hotel mo dahil pareho yung mga building. Halos pareho yung mga design ng mga building sa mga dito. Pareho talaga yung mga design nila. So katulad to, hotel to, no? So hirap talaga, hirap hanapin, by number, no? Pag hanapin mo yung isang hotel o kaya establishment, lalo na hotel talaga, mahirap talaga kasi pareho yung itsura ng mga building, no? So mangyari, hanapin mo lang yung number at saka ito, Court Catalanes yung pangalan ng hotel siguro, no? Dito maliwanag kasi kanila ilaw dyan, no? Ayan. So yung hotel namin talaga napaka convenient dahil paligid namin may mga kainan, restaurant, may mga bar. Kaso lang medyo malayo lang yung pinunta namin na Chinese o kaya Japanese restaurant na buffet yung pinunta namin kanina. Tingnan nyo na sa previous vlog ko. Okay, so dito, ito may mga number, no? Number 15. Minsan may mga mas madali mo makita dito sa mga tabi-tabi kasi nung nakaraan ang nanganap kami ng aming hotel, napakahirap talagang hanapin dahil pari-pariyo yung ano, tapos mahirap pala dito pag nag-ask ka ng o kaya nagtanong ka kung saan yung mga hotel mo o kaya yung puntahan mo, minsan iba-iba rin yung ituturo sa'yo. Nangyari sa amin yan, no, na dapat papunta kami ng south na parte, pinuntahan namin, tinuro sa amin papuntang norte, kaya mas napalayo kami. Kaya medyo ingat-ingat rin. Hindi naman ibig sabihin na manuloko sila sa o tatanungin mo, pero mga wala rin alam kasi hindi rin nila alam. Pero yung tinanungan namin, shop yun, ha? Shop talaga. Tsaka dapat talaga pag nag tawid ka, siguraduhin mo nga kung talaga nakastop, dahil kung hindi delikado talaga, sagasaan ka talaga ng mga sasagan dito. Napakalaki ng road dito, no, ng main road, no, para magtawid ka, napakahirap, napakadelikado talaga. Tingnan mo, sobrang bilis talaga, lalo ng mga motor. Ang bilis ng mga motor nila, ang laki kasi ng mga motor nila dito. Parang sabi ko na, parang Aerox sa atin. O ano ba tawag sa atin yun? Kasi hindi ko na alam sa Pilipinas. Patagal na rin akong wala sa Pilipinas. It was 2004 pa. Umuwi lang ako ng Pilipinas for vacation lang, no? For holiday. Kaya lalo na to. Hindi natin alam. Lalo na yung driver, baka naligaw din. Baka narigaw din, no? Kaya parang kahit na nakastop kanina yung traffic light, tumawid pa rin yung ano, no, yung truck. Kaya ingat talaga, mahirap yung lalo na sa France, no, nang pumunta kami o kaya sa Kwan, sa Czech Republic. Ang bilis talaga, ang tutulin ng mga sasakyan. Parang Kwan talaga, no, nagkakarera yung mga sasakyan. Napaka parang Kwan talaga, ha. Ang bilis nilang tumakbo, parang over speeding kung isipin mo. Sobrang tulin talaga, sabi, nakakatakot talaga na tumawid. Ayan, so dito ngayon may mga upuan dito sa tabi-tabi, pwede mong upuan kung sakaling mapagod ka. Okay naman, at saka mailaw naman ang mga lampos dito, so pwede kang umupo dito habang may papahinga kung ikaw ay lumalakad. So parang
safe naman yung lugar. Makita mo mga tao naman na lumalakad. Ayan. So wala naman ako masyadong nakita na mga grupo na parang napaka-kwan nila, no? Napaka-suspicious yung mga galaw. Diba? Kahit pa paano parang okay naman. So lahat ng mga nanonood sa aking vlog na gustong pumunta ng Barcelona, Spain, ito talaga makita natin, no? Ito yung sa paligid. So kung iba natatakot na pumunta ng Barcelona dahil maraming mga kalokohan, no, kaya mga kung ano sabi na sa mga YouTube, no, mga video na sa ibang mga vlog, no, o kaya sa mga news, o kaya mga naririnig din ng mga iba sa mga kanilang mga kwento na delikado dito, maraming loko. Pero so far, di ba, pinakita ko naman sa inyo, okay naman, tahimik naman siya. Para sa akin, no, masabi ko lang, parang medyo may pagkabaliktad, no, yung pagsabi nila. Sa akin, maganda talaga. Wala naman akong may nakita nga kaduda-duda ng mga gawain. Saka ano, pumunta na lang kayo dito sa Spain, Barcelona. Napakaganda talaga yung mga tao mo. Mababait sila pag nakita ka na foreigner ka. Pag smile ka sa kanila, okay naman sa kanila, okay naman sila. Nagpa naman sila, nagwi-wave naman sila ng mga ano, ibig sabihin nag-response naman sila. Hindi katulad sa UK na minsan mga tao dyan na ano, sa aming lugar minsan mga suplado din at saka mga suplada. Pero dito talaga medyo okay. Wala pa naman ako masyadong ito, may mga benta talaga ako. Wow, 167. Okay, give me. Yeah. So try natin. Sunset. Mga manager. Okay, garito. No lo dice nadie, solo para ti, ¿vale? La la ñen, ko ñen ko juroom baxam. Uno solo. Son dos. Si quieres dos, quiero uno. Hola, ¿quieres? Junto. Ah, uno. Junto, ¿no? Okay. Viene junto con ellos. How much is one? 20. 20. Oh, 20 and then 20. No, it's 25. It's 25. It's 20 euro. 50 euro for you. No, ito is ano lang, oh. Ito na lang isa. 50 euro, see. Yeah. Ito na lang isa. Okay, give me 45. Okay. Yeah. Oh, give me 45 ka da? Give me 45. 40 na lang. No, 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 pulang lima. Okay.
Tuloy natin ang ating paglalakbay. Wow, ganda ng Star Cruiser na habang umilong. Buhay ka, Makal? Buhay ka, Makal? Wala kayo. Makal, ba't so yung mga wine nila is 12 euro. Wow. Ito yung Barcelona. Dito tayo sa isang shop. Mabili tayo ng mga pwedeng mabili dito. Ang ganda ng mga kanilaw. Ang ganda ng mga souvenir nila. Wow. Ayan. Ayan. Gusto mong bumili ng mga souvenir, napakaganda dito. Ayan, ito maganda. Ayan. Sagrada Familia, itong gusto kong gold. Ayan, napakaganda. Ayan, diba? Ang ganda naman. Yeah. What are you looking, Mr. Kaduhada? Kapita ko. Ano na to? Pasalubong. Pasalubong, yes. In English, what do you call that? The gifts, no? Gift, yeah. Just like gift. Presents for your... For your friends. Or apat, your... Apat amigo na ako. Sige na ako. Or your girlfriend. Ah, wala ko. Wala mo din ako. Mukha ko. Ito, oh, Diyos. Oh, ganda to. Ang kala to. Ito yung binili natin na karami. Walang price. Huwag yung mawalang price eh. Ito. Ano kaya? Wala siyang price eh. Pero so far napakaganda, no? Nung bili namin to sa isang shop, 9 something, 998. Pero nasa kuha na lang, binigyan na lang ng otso. Okay, so. Okay siya. At pala maganda yung lugar dito sa Barcelona. Napakaganda. Habulugin ipong ako. Saan pa ang maling magambar?